Isa na namang ulat mula sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. US President Joe Biden at UK Prime Minister Boris Johnson naghahanda na kay Putin. Posibleng pag-atake ni Russian President Vladimir Putin sa Western countries, lalabanan ng NATO. Nagpadala na nga ng libu-libong sundalo ang UK para labanan si Putin. Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Hindi natatakot ang NATO. Yan ang pahayag ni US President Joe Biden at Prime Minister Boris Johnson sa patuloy na pananakop ni Russian President Vladimir Putin sa Western countries. Patuloy ngang naghahanda ang NATO sa posibleng susunod na hakbang ni Putin. Napaulat na nga na nagpadala si UK Prime Minister Boris Johnson ng 8,000 mga sundalong pandigma sa border ng Russia na Finland at North Macedonia. Ang Finland at North Macedonia nga ay kasama sa listahang bansang inilabas ni Putin na kumakalaban sa Russia. Magsasagawa nga ng military drill ang 8,000 mga sundalo bilang paghahanda sa babala ni Putin na isusunod niya ang Western countries. Napaulat na nga na ang kasama ng 8,000 sundalong ipinadala sa border ng Russia ay isang dosenang tangking pandigma, 72 Challenger tank, 100 armored vehicle, at AS-90 tank artillery. Ito na nga ang pinakamalaking deployment na ginawa ng UK sa kasaysayan ng mundo. Ang nasabing 8,000 sundalo mula sa UK ay sinundan pa ng 10,000 sundalo mula sa iba't ibang bansa na galing sa NATO. Base sa report ni UK Defense Secretary Ben Wallace, ang nasabing pagpapadala ng mga sundalo ay paghahanda sa posibleng pananakop ni Putin sa iba pang karatig na bansa. Dagdag pa ni Defense Secretary Wallace, ang mangyayaring military drill ay makakatulong sa mga sundalo upang maging bihasa sa pagkikipaglaban at madagdagan pa ang kaalaman sa pagdepensa laban sa kalaban. Ang pagsasama-sama ng 20,000 mga sundalong pandigma ay pagpapakita ng pagkakaisa ng NATO countries sa gitna ng hidwaang nagaganap. Ang nasabing pagsasanay ng mga sundalo ay magtatagal nga hanggang katapusan ng June. Ang Estados Unidos naman at United Kingdom ay patuloy na nakamonitor sa mga utos ni Putin, lalong-lalo na sa mga kagamitang ipinagbabawal na intercontinental na armas pandigma. Paulit-ulit ngang binabanggit ni Russian President Vladimir Putin na kung ipagpapatuloy pa din ng US at NATO ang pangingiilam sa isinasagawang pananakop ng Russia, ay lalabagin niya na ang international law na non-nuclear free. Wala pa ngang nakikita ang kakaibang utos si Putin sa kanyang mga nuclear weapon. Posible nga ba talaga na gamitin niya ang kanyang mga ipinagbabawal na armas sa Ukraine? Ano sa inyong palagay? Ikomento ang inyong saloobin.